Chat lang. Bye. Alright. Oops. So ayan, hinatid ko si Mrs. Dito sa Sipalay, no? Kasi may importante siyang lalakarin dito. So i-share ko nga pala sa inyo mga kapatid, ano? Mahilig tayo mag butingting at mag-eksperimento kasi sa ating camera. Kasi gusto ko maabot yung fully capacity or the best performance ng camera natin. Although hindi siya branded, although hindi siya ganun kamahal mga kapatid, but I want to give you a good videos mga kapatid sa paraang makakaya ko mga kapatid, ano. So yung ginawa ko, tinry ko mga kapatid na ikabit dito sa camera na to yung lens ng Akaso V50 Pro mga kapatid. Bale, yung ginawa ko kasi pinagpalit ko yung lens ng dalawa para maging wide din mga kapatid, ano. So tinry ko mga kapatid yung lens ng Akaso B50 Pro dito po mga kapatid sa ating Dragon Touch, at ito po yung naging resulta. Ipapakita ko po sa inyo. So ayan, nakita nyo mga kapatid yung resulta. Okay naman siya. Wide din naman. Ang yung maganda lang sa kanya, hindi siya nag-fish eye view mga kapatid, ano. Okay naman siya. Yun nga lang, nag-pipinky siya mga kapatid, ano. Siguro yung Akaso B50 Pro, meron siyang UV-IR lens installed na sa camera. Kaya no need na lagyan ng UV-IR lens o UVIR filter yung mismong lens mga kapatid. Katulad lang din nung nangyari mga kapatid dito po sa Akaso, sa Dragon Touch, nung time na pinalitan natin siya ng lens or ng 180 degree lens, di ba medyo nagpinkish din. So binilhan natin mga kapatid ng UVIR filter. So kung gusto nyo nga pala mga kapatid na makabili ng UVIR filter, kung nakita nyo na yung videos nyo ay medyo nagkukulay pink mga kapatid sa umaga, ilalagay ko po mga kapatid ang link dyan sa ilalim. It only costs 60 pesos mga kapatid. Pero worth it na worth it kasi gaganda at magiging colorful yung inyo pong video mga kapatid. So I am planning na yung lens mga kapatid ng Akaso B50 Pro, lalagyan ko rin ng UVIR filter para mas gumanda o tumingkad yung kanyang kulay mga kapatid. Kahit hindi mo na i-edit, maganda na siya mga kapatid, no? So yun lang yung sikreto doon kung gusto nyo maging maggumanda yung color mga kapatid ng inyo pong camera o yung kuha niya mga kapatid. Just buy UVIR filter mga kapatid. And then may video din tayo niyan kung paano siya ikabit. Pero advice lang mga kapatid, brotherly advice, ano? Huwag po kayong gagamit ng pandikit na mighty band kasi masyado siyang malakas mga kapatid. Ito yung ginamit ko sa dito. Kaya kung napapansin nyo, nung nilagay ko mga kapatid yung lens o ikinabit ko siya, medyo na ano siya, medyo lumabo siya ng konti mga kapatid. Kasi yung ano pala, yung Mighty Band, napakainit noon mga kapatid. Mainit yung Mighty Band.
na nag-cause mga kapatid na parang may moist na pumasok sa loob. Kaya hindi masyadong clear mga kapatid yung video natin. Medyo foggy siya mga kapatid. Dahil doon sa dahil doon sa Mighty Band mga kapatid. So umorder na ako ulit ng panibagong UVIR filter. 60 pesos mga kapatid. Kasi papalitan ko to, yung UVIR filter na kinabit ko. And then lalagyan ko rin ng UVIR filter yung Akaso B50 Pro na lens mga kapatid. Ang gagamitin ko na lang is yung Shuglo. Yun lang, yung Shuglo. Hindi kasi siya masyadong mainit mga kapatid. Madali nga siyang tanggalin sa kamay, di ba? Pero yung Mighty Band talagang madikit na madikit. So yun lang po mga kapatid yung aking maibabahagi po ano sa about po sa ating mga cameras. So God bless po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa panonood nyo ng ating vlog. God bless everybody. Peace out.